Nung nag-artista ako, ang hirap po na magkaroon ako ng sarili kong pangalan na Ina Asistio. Laging, ay, ayan yung anak ni Nadia. So, mahirap siya, pero at the same time, nakatulong din siya kasi kung hindi rin naman po ako anak ni Nadia at saka ni Boy, eh, feeling ko po hindi rin naman po ako makakapag-achieve ng ganito sa life ko. Pero ano po siya, alam mo yung feeling na parang feeling mo lagi kang judged by other people. So sometimes you have to think about how to look your best, and you also have to put it sa mind mo na how will people think if you do something bad or not right. May mga tao mukhang perpekto ang buhay at ang itsura sa panlabas. Pero sa likod ng kanila mga ngiti ay may pait at personal silang problema pinagdadaanan na hindi natin nakikita. At mas doble ang hirap pag pinagdadaanan ng hamong ito sa harap ng publiko. Kagaya na lang ni Ina, nung lumaking komportable sa piling ng mapagmahal na pamilya at sa kabila ng happy disposition niya, napakarami niyang pagsubok na kinailangan pagdaanan para makakope sa demands ng show business. I'm Ina Asistio. I'm 29 years old. I'm singer, actress, and also a diamond specialist. My mom is an actress, so si Nadia Montenegro po, and then yung dad ko is si Boy Asistio. Politician po siya. Bata pala naman po ako, gusto ko talaga maging artista. Kung alam mo, babayit mga pulis nun, tsaka ang gago ako. Dati nababash ako dahil sinasabi, kaya ka lang naman nakapasok sa industriya niya dahil anak ka ng artista, ganyan. Pero ang dami ko po auditions sa pinagdaanan. Hanggang na-realize ko na gusto ko talaga to. Ano pa, Vanessa? Ayusin niyo yung mga mesa para makakaya sila. Paano mga boys? Ayusin niyo natin yung mesa. Umpisa na ang inuman! Yay! Hindi talaga madali ang pag-aartista. Dahil may mga certain standards tayong kailangan na matugunan. At challenge palagi ni Ina ang pag-maintain ng kanyang fit na pangangatawan. Pag-artista ka, role model ka ng mga tao. So, kailangan ang tingin nila, artista perfect. So, kumbaga gift na rin po sa fans yun na they give their best struggle and sacrifice sa life talaga yun. Pero maganda rin. I mean, maganda siya, pero mahirap. Umabot ako sa point na as in lumalaklak na po ako ng diet pills sa araw-araw para lang ma-maintain ko yung weight ko. Tapos mako-compare ka pa sa yung mga babae naging ex nung ex, yung boyfriend mo, yung mga ganun, ang hirap. Na ilalabas talaga nila yung pinaka-bad or pinaka-insecurity na tinatago mo sa sarili mo na pati ikaw hindi mo pala alam insecure ka sa ganung bagay. So, paano ko siya hinandle? Mahirap po. As in, the whole time na nasa limelight ako, yun yung struggle ko everyday. Kung yung kakainin ko ba makakabuti or kakataba ko. At I was very conscious. Because you had to look your best and you know that people are idolizing you or they're looking up on you, role model ka nila. So you have to, as an artista, you have to give that to them eh. Mula naman po nag-start yung bashing and everything. Masakit sobra, as in, iyak talaga ako na parang, bakit ganun sila lagi? Ganyan. Si Ina, napakadalang i-bully. Dahil napakabuti, napaka-trusting, napaka-giving. Siya yung wala siyang iniisip na masama sa kapwa. Hindi lahat ng tao pwede mong i-please. Pero nawala na kasi sa amin yun eh. Nagbago na kasi yung pananaw namin sa mundo. Isa lang ang kailangan mong i-please, si God lang. Ngayon, wala. Kahit anong narinig ko tungkol sa akin ngayon, parang Edma, kasi ang importante sa akin kung ano yung tingin ng taong kilala ko at saka ng pamilya ko at saka ng friends ko. Pamilya ang naging sandala ni Ina. Pero isang araw, guguho ang lahat nang malagasan ang pamilyang sinasandalan niya. It is heartbreak when I lost my dad. Nagigising ko lang po, tapos narinig ko sumisigaw nga sila mommy, so tinakbo namin si dad sa hospital. After a while, akala namin tulog lang siya and then nag-block na yung lips niya. So, nag-cardiac arrest na siya. I think dun yung ano talaga, yung lalos kami lahat na parang so,